Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang second channel ko, ang Papa Dudut Vlogs. Ang pagpasok sa buhay may asawa at pagbuo ng pamilya ay isang responsibilidad na hindi dapat na inaasa sa ibang tao. Dahil kapag natagpuan at pinakasalanan natin ang taong mahal natin, ang bawat isa na lamang ang dapat na ginagawa nating sandalan. Dear Papa Dudut, isang napakagandang araw sa inyo Papa Dudut. Itago niyo na lamang sana ako sa pangalang Danna, 39 years old. Alam ko na sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ay marami ang magagalit at manghuhusga sa akin. Pero simula nang maisipan kong magsulat ay kaagad ko yung tinanggap at nagdesisyon pa rin i-share sa lahat ng buhay ko. Lahat naman kasi tayo ay nagkakamali sa buhay at ang mga pagkakamali na yon ang nagdadala at nagtuturo sa atin ng mga aral na dapat nating matutunan. Tahimik lamang ang buhay ko pero nagmaala roller coaster ito nang makilala ko si Mike. Siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko ng sobra Papa Dudut. Sa lahat ng pangarap at desisyon ko sa buhay, siya ang parati kong kasama. Hindi ko na nga na-imagine ang buhay ko kapag wala si Mike. Kaya na maging boyfriend ko siya. Nakiusap ako kay Lord na sana siya na talaga ang nakatadhana pa rin sa akin. Kasabay noon ay pinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, mamahalin at aalagaan ko siya. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako, huwag lamang siyang mawala sa akin. Oo, alam ko na mali na sobrang mahalin ng isang tao, lalo na ang paikutin ang mundo sa kanya. Pero hindi naman natin mapipigilan ang sarili natin, lalo na ang puso natin. Mas minahal ko pa siya sa paglipas ng mga taon sa relasyon naming dalawa. Ramdam ko kasi na pareho kaming seryoso sa relasyon namin at nasusuklian naman ni Mike ang pagmamahal ko sa kanya. O Danna, bakit ganyan lang ang kinakain mo? Ang dami-dami naman pagkain doon o kumuha ka pa? Alok ng mama ni Mike. Nandun ako noon sa bahay nila dahil sa isang family gathering. Okay na po ako sa ganito, wika ko naman. Mama na rin noon ang tawag ko sa mama ni Mike. Ma, sabihin niyo nga po itong si Danna, panay ang pagdadayet. Halos hindi na kumakain ng maayos. Singit ni Mike na noon ay katabi ko. Ay naku Danna, tigil-tigilan mo yung mga pagdadayet mo ha, walang magandang maidudulot yan sa'yo. Magkaka-ulcer ka pa. At saka hindi mo naman kailangan yun eh, ang payat mo na kaya. Payo naman ng mama niya. May goal weight po kasi akong gustong abutin, pabirong sagot ko. Kahit na, hindi pwedeng hindi ka magkakain. Masama yan, magkakasakit ka lang, dagdag pa ni mama. Oo nga eh, makinig ka rito. Nagka-ulcer to dahil sa diet-diet na yan. Singit ng papa ni Mike. O siguro naman eh, titigil ka na dyan sa ginagawa mo. Sina mama at papa na ang nagsasabi sa'yo, dagdag pa ni Mike. Kumakain naman ako eh, grabe naman to sa akin. Nasermonan patuloy ako, pabirong wika ko. O nga pala Mike, naasikaso mo na ba mga dapat mong asikasuhin? Tanong ni Papa kay Mike. Pa, huwag niyo po muna akong kulutin sa bagay na yan. Sagot naman ni Mike. O nga, hayaan mo muna ang anak mo ang magdesisyon sa buhay niya. Wika naman ni Mama. Medyo nagtataka na ako noon sa pinag-uusapan nila. Iniisip ko lang naman kung ano ang mas makakabuti sa kanya. Hindi siya dapat nakukontento sa buhay na meron siya dito. He can do better. Sagot pa ni Papa. Ano po yung pinag-uusapan ninyo? Hindi ko na napigilang tanong sa kanila. Mike, hindi mo pa ba nasasabi kay Danna? Nagtatakang baling ni Mama kay Mike. Ikaw talagang bata ka o siya. Iiwan muna namin kayo para makapag-usap. Ang wika ni Papa na umalis na sa pwesto namin kasama si Mama. Babe, ano yung sinasabi ng Mama at Papa mo?
Ano bang inaasikaso mo ngayon? Tanong ko. Si Papa kasi, kinukumbinsi akong kunin yung bakanting posisyon sa kumpanyang pinagtatrabuhan ng tito ko. Yung nasa Australia, sagot ni Mike na medyo seryoso ang boses. Mag-iibang bansa ka? Muling tanong ko. Yun ang plano, sagot pa niya. Eh bakit wala kang sinasabi sa akin? May inis na tanong ko ulit. Hindi pa naman sigurado yun eh. Pinag-iisipan ko pa, katwira niya. Kahit na, dapat nung unang beses pa lamang na sinabi sa'yo, sinabi mo na kaagad sa akin kasi karapatan ko yun, Mike eh. Girlfriend mo ko. Giit ko naman. Okay, fine, I'm sorry. Magulo pa kasi ang isipan ko. Pero kung tatanungin kita, gusto mo ba akong umalis? Tanong niya sa akin. Kung ang puso ko ang pakikinggan ko, syempre ayoko. Ang hirap kayong pumasok sa long distance relationship. Pero kung isip naman yung pagbabasehan, yung pagiging praktikal, oo ang sagot ko. Magandang opportunity yan, babe. Mas makakapag-ipon ka pa, sagot ko. Pero malalayo nga lang talaga sa'yo, wika niya. Yun nga lang, ayoko namang maging makasarili. Para naman sa ikagaganda yun ang buhay mo. Malungkot naman na sabi ko. Huwag muna nating isipin yan. Saka na lang kapag sigurado na akong mag-iibang bansa na ako. Mag-enjoy muna tayo ngayon, ang sabi ni Mike. Hindi yun nawala sa isip ko, Papa Dudut. Sobrang nag-aalala at nalungkot kagad ako kahit pa sinabi ni Mike na wala pa naman daw kasiguraduhan ng lahat. Na-imagine ko pa lamang na wala siya sa Pilipinas eh medyo naiiyak na kagad ako. Hindi na kasi ako sanay nang wala siya sa tabi ko. Hindi ko na maisip kung paano pa magpapatuloy muli sa buhay nang hindi siya kasama. Dahil ilang araw na akong hindi matahimik dahil sa naging pag-uusap namin ni Mike. Kinuwento ko na sa kapatid kong si Ate Bea ang gumugulo noon sa isipan ko. Gaano raw katagal yung kontrata niya doon? Tanong pa ni Ate. Kapag natuloy siya mga 3 taon daw, malungkot na sagot ko. Ako 3 taon? Ang daming pwede mangyari sa 3 taon. E iilan na lang ang nakaka-survive sa LDR. Yung isang kaibigan ko nga, LDR sila for almost 2 years. Pero ayun, biglang nakahanap ang isa ng jowa. Wika ni Ate. Ate Bea naman eh. Imbis na pinapakalma mo ang utak ko, mas lalo mo akong pinag-aalala. Inis na sabi ko. Mas maganda na yung kinakabahan ka ng ganyan. Nag-iisip ng kung ano-ano kesa naman sa umasa ka na meron kayo hanggang sa huli. Pero ang ending, ikaw lang pala ang hindi bumibitaw, sagot naman niya. Eh anong gusto mong gawin ko, pigilan ko siya. Anong klase akong girlfriend kung gagawin ko yun? Naguguluhang wika ko. Alam ko na. Kung gusto mo pa rin namang panindigan yung pagiging supportive mong girlfriend, ayayin mo na lang magpakasal, suhestyon niya. Ano? Kasal? Nahihibang ka na ba ate? Gulat na wika ko. Oy bakit? Anong mali sa sinabi ko? Patanong naman natugon niya. Ano ka ba naman? Kasal yun eh. Malalim na commitment na yun, ang sabi ko. Gets ko naman yun. Pero sa sitwasyon ninyo ngayon, ang kailangan mo ay assurance. Kasi kapag kinasal na kayo, sigurado kang sa'yo siya babalik. May laban ka, may karapatan ka. For sure naman na pag-usapan yung dalawa na yon, hindi ba? Ang sabi niya kaagad. Oo naman, pero nababanggit pa lang. Wala pa naman talaga yung totoong plano. Wika ko. Eh di kumilos ka na ngayon. Total naman eh mukhang sigurado na kayo sa isa't isa. Why not, hindi ba? Suggestion lang naman yung sa akin. And at the end of the day, ikaw rin naman ang magde-decide. Pero kung ako ang tatanungin mo, manghihingi ako ng kasal. Danna, hindi naman kasi mahirap yung suggestion ko kung talagang nagmamahalan kayong dalawa. Nasa mga tamang edad na rin kayo, matagal na ang relasyon ninyo at okay naman kayo sa mga kanikanyang pamilya. O ano pang hinihintay ninyo? Wika pa niya. Sabagay, may point ka. Halos bulong na sabi ko. Talagang may point ako. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo na ng ilang beses ang sinasabi ko sa'yo. Dagdag pa niya. Papa Dudut, kaagad na pumayag si Mike nang sabihin ko sa kanya ang plano ko.
Akala ko nga noong una ay sasabihin niya akong masyadong nagmamadali o kung ano paman. Nang pumayag siya na magpakasal kami ay dito ko mas lalong nakita na mahal niya talaga ako. Sino ba namang hindi seryoso na lalaki na handang magpatali kaagad, hindi ba? After almost 4 years of being girlfriend and boyfriend ay kinasal na nga kami. Civil wedding nga lang pero ayos lang dahil yon ang simula ng pagmamahalan namin habang buhay. Ang naging kaso nga lang ay hindi na siya tumuloy sa ibang bansa sa kadahilan ng mas ayaw na niyang mapalayo sa akin. Pagkatapos naming magpakasal ay tumira muna kami sa bahay ni na Mike. Ang usapan namin ay doon muna kami sa kanila at mag-iipon kami hanggang sa kaya na naming bumukod. Mabait naman ang pamilya ng asawa ko sa akin. Sa katunayan nga ay naging maalaga ang nanay ni Mike sa kanya. Na kahit wala siyang trabaho ay hinahayaan lang siya. Kaya sa madaling salita ay pamilya niya ang bumubuhay sa aming dalawa. Hindi pa naman ako sanay sa ganon, Papa Dudut. Ayoko na umasa kami sa ibang tao. Kaya naman ako na nagkusang maghanap ng trabaho sa sarili ko at hinayaan ko na lang muna si Mike sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Ayun nga lang, minsan talaga ay nakakairita ang ganong ugali na parabang walang pakialam. Good morning, babe. Ang aga-aga, naka-TV ka na kaagad. Bati ko kay Mike nang maabutan ko siya sa sala at nanonood ng TV. Naghahanda na rin ako noon para sa pagpasok ko sa trabaho. Maganda kapag umaga pa lang eh, nanonood na kaagad na tayo ng balita para alam agad natin kung ano ang nangyayari. Wika naman niya. Sus, nagpalasot ka pa. Bakit hindi ka pa naliligo? Ngayon ang job interview mo, hindi ba? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko na lang muna pupuntahan yon. Panigurado namang hindi ako makakapasa dun eh. Aksahin ko lang ang oras ko sa pagpunta, sagot niya. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo pupuntahan. Napang inaang ka na kaagad ng loob. Kung parati kang ganyan, kailan ka magkakaroon ng trabaho? Kailangan natin ang pera, babe. Lalo na ngayon sa kalagayan ko. Patigil-tigil ako sa pagtatrabaho, sabi ko. Makakahanap din ako niyan. Huwag kang mag-alala. At saka nandiyan naman sila mama kapag nangangailangan tayo eh. Wika naman niya. Hindi naman pwedeng habang buhay tayong aasa sa mga magulang mo. Matuto naman tayong mahiya. May inis na sabi ko. O Danna, gising ka na pala. Papasok ka na ba sa trabaho? Bati ni mama sa akin. Opo, maaga po kasi ang meeting namin. Sagot ko naman. Eh kumain ka naman ng breakfast. Baka naman papasok ka nang walang naman ang tiyan mo. Ang sabi ni mama. Sa office na lang po ako kakain. Kapag kumain po ako baka malit na po ako eh. Sagot ko naman. Ikaw talagang bata ka. O siya, sumubay ka na sa amin ni Mike. Anyaya niya. Alis po kayo? Saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. May mga pupuntahan ako kaya nagpasama ako kay Mike. Sagot ni mama. Nagpasama ka na naman sa anak mo. Eh hindi ba may interview yan ngayon? Ang singit ni Papa, nakakapasok lang din sa kwarto. Hindi ko na lang pupuntahan pa. Kailangan ng makakasama ni Mama. Si Mike ang sumagot. Mike naman, paano ka magiging successful sa buhay kung ganyan ang ginagawa mo? Hindi ka man lang ba nahihiya kay Danna? Samantalang tong asawa mo kahit may kondisyon ay nagtatrabaho pa rin. Eh ikaw, habang buhay ka na lang bang aasa sa amin ng mama mo? Ang wika ni Papa. Eto naman, kaaga-aga naninermon ka agad. Mamayang gabi na yan. Kailangan ko nang umalis. Iha ano, sasabay ka ba sa amin? Baling ni Mama sa akin. Ah, hindi na lang po ma. Baka mag out of the way po kayo eh. Tanggi ko pa bago tuluyang umalis sina Mama at Mike. Danna, pagpasensyahan mo na lang ang mama ni Mike ha. Masyadong dependent sa asawa mo. Akala niya siguro eh single pang anak niya. Walang pamilyang dapat na paghandaan, ang wika ni Papa. Ayos lang po, si Mama naman po yun eh, sagot ko naman. Sigurado ka bang okay ka lang? Kasi kung ako sa'yo eh, hindi ako papayag na maging ganyan si Mike. Parang bata, walang paninindigan. Hindi ba kayo nag-uusap? Pag-uusisa ni Papa. Pa, parang yun po ang parati naming ginagawa eh. Ilang beses ko na po siyang pinagsabihan na umayos na. Namahiya naman sa inyo kasi sa tuwing nagigipit kami sa pera, sa inyo siya lumalapit kaagad. Nakakahiya na po,
sagot ko. Masyado kasing sinanay ng mama niya. Pero alam mo, naiisip ko na kung sakaling bubukod na kayong dalawa, baka magtinunayang si Mike maging responsable na, ang sabi pa ni Papa. Sana nga po, wika ko naman. Pero Danna iha, may ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Na kahit ganyan ang anak ko, sana huwag kang mapapagod na intindihin siya ha. Alam ko namang mahal ka niya, kaya lang hindi pa siya talaga makahiwalay sa amin. Pero kahit na ganoon, mahalin mo pa rin si Mike. Hindi ka magsawa ha at hindi ka magbago. Wika ni Papa. Mahal ko po ang asawa ko pa. Handa po ako magtiis at maghintay sa mga pagbabago niya. Pero huwag po kayong mag-alala, gagabayan ko po si Mike. Malumanay na tugon ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi bali at tutulungan kita kay Mike. Sa pagkakataong ito, ako ang kakampi mo, sabi pa ni Papa. Papa Dudut, kahit na magaan ang buhay namin mag-asawa kasama ang pamilya ni Mike, ay syempre nakakaramdam pa rin po ako ng hiya. Lalo na kapag nakikita kong binibigyan ng pera ang asawa ko. Pakiramdam ko kasi parang kaming mga bata na kailangan pang pakainin and to think na dapat ay naging responsable na kami sa mga buhay namin. Dahil doon ay pinilit ko si Mike na bumukod na kami. Na this time, umakto na kaming mag-asawa. Responsible adults, kumbaga. Kaya ang ginawa ko, Papa Dudut, ay pinilit ko. Nang pinilit si Mike na bumukod na kami hanggang sa napapayag ko na siya. Para na rin matuto kaming tumayo sa mga sarili naming mga paa. For almost 2 years ay wala kaming naging anak, kaya naging okay pa ang income namin kahit siya lang or minsan ay sabay kaming nagtatrabaho. May kahinaan kasi ang katawan ko, kaya kahit madali akong matanggap sa work ay tumitigil din ako. Teenager pa lang kasi ako ay may heart palpitation ako due to anxiety panic attack for lack of vitamins daw noong bata pa ako dahil sa kahirapan namin. Pero hindi rin nagtagal ay nag-adapt kami para magkaroon kami ng anak. Papa Dudut, after a few years, kumuha kami ni Mike ng hulugang bahay sa bandang Rizal. Dahil doon ay nahirapan na kami sa income. Dahil sa sakit ko ay hindi ko kayang makatagal sa isang trabaho. Sa ganong phase, umikot ang buhay namin. Si Mike tuloy-tuloy sa trabaho na minimum lang ang sahod. Pero kontento na siya. Ako, on and off work dahil sa sakit ko. Pero kapag nagkakatrabaho, nakakabawi ako kaagad. Ano ba naman yan? Ngayon pa ako nagkasakit? Ang dami ko pang dapat tapusin. Bulong ko habang nauubo. Kakauwi ko lang noon sa bahay galing sa trabaho. Mama, okay lang po kayo? Nag-aalala lang tanong ng adopted child namin na si Frances na noon ay 10 years old na. Naku Frances anak, huwag ka munang maglalapit sa akin ha, baka mahawak ka sa sakit ko. Ang wika ko sa kanya. Bakit po may sakit kayo? Tanong niya. Kasi hindi ako kumakain ng masustansyang pagkain. Kaya kung ayaw mo magaya kay mama, kumain ka parati ng gulay ha? Ang payo ko naman sa bata. O hindi na nawala yung ubo mo ah. Pansin ni Mike, nakakalabas lang din ng kusina. Kaya nga eh, eto oh, magtutuloy-tuloy na to sa trangkaso. Sinisinat na kasi ako ngayon eh. Nakapagluto ka na ba? Sagot ko naman. Hindi pa. Ano bang lulutuin ko? Pagbabalik tanong niya. Mag-isa ka na lang dyan ng corned beef. Lagyan mo na lang ng patatas para mas marami. Sagot ko. Saan nakalagay yung patatas? Nasa labas o nasa ref? Muling tanong niya. Nasa ref. Pero magsahin ko na muna ha para mainit pa yung ulam kapag kakain na. Utos ko. May bigas pa ba tayo? Hindi ka pa yata nakakabili. Tanong ulit niya. Paano ako makakabili? May sakit nga ako, hindi ba? Kung walang bigas, edi bumili ka. Ganun lang naman kasimple yun eh. Medyo inis na sagot ko. Ako na lang po ang bibili papa. Ang singit ni Frances na kaagad namang sinangayuna ni Mike. Mas lalo ako nainis noon kasi si Frances pa talaga ang bibili at hindi si Mike. Babe, baka naman pwedeng pagkatapos magluto eh, labahan mo yung mga damit natin. Nakatambak na sila dun oh. Mag-washing machine ka na lang muna. Ngayon lang naman. Pakisuyo ko sa kanya. Ha? Washing machine? Hindi ako marunong gumamit nun eh. Wika niya. Babe naman, ilang taon na yan sa atin hanggang ngayon hindi mo pa rin alam gamitin? Inis na sabi ko. Ikaw lang naman kasi ang halos gumagamit niyan eh. Turuan mo muna ako. Git niya.
Tuturuan pa kita eh, kitang mo na nga halos hindi na ako makatayo sa sama ng pakiramdam ko. Ikaw naman na lahat na lang ba eh, hindi mo alam? Ituturo ko pa ba sa'yo? Para ka namang bata eh. Hayaan mo na nga, ako na lang ang gagawa niyan mamaya. Naiinis na sabi ko. O anong nangyayari sa inyong dalawa? Ano naman bang pinag-aawayan ninyo? Nagtatakang tanong ni Ate Bea. Yan kasing si Mike eh, hindi ko maasahan. Lahat na lang hindi niya alam. Naiinis na sagot ko habang umuubo. Eto naman, kumalma ka lang. May sakit ka na nga eh, relax lang. Pagpapakalma sa akin ni Ate. Pumasok na noon sa kusina si Mike para ayusin ang mga iluluto niya. Nakakainis kasi Ate yan eh. Hindi na nga ako inaalagaan kapag may sakit. Sakit pa siya ng ulo. Parang may dalawa akong anak. Buti pa si Francis na uutusan ko, naaasahan ko eh siya. Wala. Alam mo yung pakiramdam na minsan gusto ko namang ako ang alagaan. Ako yung asikasuhin. Palagi na lang kasi ako eh. Napapagod din ako. Naiiyak na ang kwento ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Mas talo ka lang magkakasakit. Nag-alalang wika ni Ate. Napupuno na kasi ako. Ilang taon na kami mag-asawa pero parang ni minsan hindi ko naramdaman yung pag-aalaga niya. Parati na lang ako. Ako. Napapagod na akong intindihan niyang asawa ko. Iyak ko pa sa kanya. Papa Dudut, araw-araw pakiramdam ko ay dalawang batang inaalagaan ko. Si Francis at si Mike. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang plano ng asawa ko sa buhay niya at sa buhay namin. Hindi ko kasi siya makitaan ng pagiging responsable. Isama pa na parati niyang sinasalo ng pamilya niya sa tuwing nagkukulang siya sa pera. E ang nangyayari, nagiging kampante na siya sa buhay dahil alam niya na anuman ang mangyari ay may sasalo sa amin. Ang hindi niya nare-realize ay unti-unti nang lumiliit ang tingin ko sa kanya bilang asawa at ama ng anak namin. Pero tiniis ko pa rin ang pagiging irresponsable ni Mike sa pamilya namin. Iniisip ko na lamang na kung ang mama nga niya, hindi siya mapatino at kinukonsinti pa. Paano pa siya makikinig sa akin? Hanggang sa hayo na nga, nasanay na lamang ako na ganun siya. Tinanggap ko na lamang na kahit na anong gawin, wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang taon ay kinumbinsi ko ang kapatid kong magtayo ng negosyo. Isang maliit na hardware. Pero sa bandang huli, hindi rin namin napalago ng maayos. Naging madalas ang depression ko at pagtatalo namin ni Mike. Dumating na ako sa puntong parang nagsisisi ako na pinakasalan ko pa siya. At kasabay noon ay parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Papa Dudut, sumunod na taon ay parang biglang sinubok ng panahon ang puso ko. Nagkaroon kasi kami ulit ng communication ng ex-boyfriend ko, si Franz. At dahil sa estado ng puso ko ay mabilis ako na-attach sa kanya. Mabilis ko nakalimutan na pamilyadong tao na pala ako. Oh, bihis na bihis ka ngayon na. Saan ang lakad mo? Tanong ni Mike nang makita niya ako nag-aayos sa kwarto. Makikipagkita ko sa mga college batchmate ko. Lutuin mo na lang yung manok na nasa ref ha. Magtinola ka para may sabaw kayo ni Francis. Utos ko sa kanya. Tinola? Alam mo namang hindi ako marunong magluto noon, hindi ba? Umuwi ka na lang ng maaga para makapagluto ka. Kaagad namang tanggi niya. Mike? Ngayon lang naman ako lalabas tapos ganyan ka pa. Hi. Hintay nyo na lang ako makauwi. Mag-take out na lang ako sa labas. Ang sabi ko na lang para hindi na kami magtalo. Sige, oo nga pala. Sasamahan ko lang muna si mama ngayong araw. Mga alas 6 siguro kami makakauwi. Paalam naman niya. Sasamahan mo na naman ang mama mo? Sino magsusundo kay Francis sa school? Tanong ko. Ipag-commute mo muna. Kailangan ako ni mama at saka nakakahiyang tumanggi. Kakabigay lang niya ng pera, sagot naman ni Mike. Teka, humingi ka ng pera? May inis sa boses na tanong ko. Hindi ka pa kasi sa may sweldo eh, kailangan na ng pera. Tsaka hindi ko naman to hiningi eh, kusang nagbigay si mama nung sinabi ko sa kanya. Wika naman niya. Malamang magbibigay talaga yon. Diyos ko naman Mike. Para ka namang bata kung magsumbong sa magulang mo.
Hindi mo ba kayang gawa ng paraan ng sarili mong problema? Kailangan either ako o mama mo ang sasalo sa'yo? Alam mo, pwede naman kasi tayong mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa kanila. Mahiya ka nga, Mike. May asawa at anak ka na pero parati ka pa rin nakabuntot dyan sa mama mo. Ilang taong ka na ba? Hindi mo ba kayang magpakaama at maghanap ng matinong trabaho na may maayos na sweldo? Inis pa na sabi ko. Teka nga, kung makapagsalita ka parang wala akong naitutulong dito sa bahay na to ah. Inis na rin tanong niya. Bakit, meron nga ba? Hindi ka nga makatagal sa isang trabaho. At kung meron man, nakukontento ka na sa maliit na sweldo. Hindi ka man lang marunong mangarap ng mataas. Baka nakakalimutan mo na hindi ka na binata. Pamilyadong tao ka na. Oo nga, at hindi ka nang bababae. Wala kang ambisyo pero Mike, matuto ka namang sumeryoso sa buhay. Yun lang naman ang wala sa iyo eh. Yung determinasyon, kaseryosohan. Sa madaling salita, yung pagiging lalaki. Huwag mong hintayin na mapagod na ako ng tuluyan sa iyo at iwan ka na lang basta. Ang wika ko sa kanya. Nauwi na nga kami sa pagtatalo bago pa ako makaalis ng bahay, Papa Dudut. Yun pa naman ang iniiwasan ko, lalo na kapag magkikita kami ni Franz. Ang ending tuloy sa kanya ko na ilalabas ang sama ng loob ko sa relasyon namin mag-asawa ni Mike. Napapagod na ako sa kanya. Dumarating na ako sa punto nagsisisi na ako at nagpakasal ako sa kanya. Kwento ko kay Franz. Eh bakit di mo na lang iwan kung nahihirapan ka na pala? Tanong naman niya. Hindi naman kasi ganun kadali yun, asawa ko si Mike. Hindi ko siya pwedeng iwanan ng ganun na lang, sagot ko. Ikaw na nga nagsabi, ilang taon mo na siyang pinagtsatsagaan. Ilang taon ka na nagtitiis? Hindi ba parang sobra na? You don't deserve this, Danna, wika niya. Siguro karma ko na rin yun dahil masyado ko nagmamadali sa buhay. Akala ko kapag kinasal kami, magseseryoso siya. Akala ko kapag kasal ka na, assurance na yon na magiging masaya ka. Na magiging magaana ang buhay mo kasi syempre may katuwang ka na. Pero wala naman nagsabi sa akin na mas mahirap pala kapag pinasok mo ang ganitong sitwasyon. At ang pinaka mahirap pa doon, wala kang choice, kundi ang magtiis. Wala nang labasan to eh, panghabang buhay na sakit ng ulo. Ang sabi ko sa kanya. Mali ang realization mo, dapat kahit mahirap ang buhay may asawa, worth it pa rin. Masaya pa rin sa kabila ng mga problema. Hindi ka dapat araw-araw nahihirapan. Dahil kapag ganyan ang nararanasan mo, isa lang ang ibig sabihin yan, nagkamali ka ng pinakasalan. Hindi mo dapat sinisisi ang sitwasyon, Danna. Yung kung paano at sino ang pinili mong taong makakasama, doon ka nagkamali. Ang tanong ngayon eh, mahal mo pa ba siya? Tanong ni Franz. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Naguguluhang wika ko. Hindi naman sa sinusuhulang kita o ano ha, pero uulitin ko, hindi mo deserve ang ganyang buhay. Ang dapat sa iyo, minamahal, inaalagaan, pinapasaya. Kasi ang mga katulad mong babae, tinuturing na parang reyna, ang payo ni Franz. Papadudod sa mga salitang binitawan ni Franz ay mas lalo kong nakita kung gaano kalaki ang maling desisyong nagawa ko sa buhay ko, Papadudod. Dahil kung hindi ako nagmamadali, nagpahatak sa nararamdaman ko noon, edi sana hindi ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Sana pwede kong i-entertain ang nararamdaman ko para kay Franz, Papadudod. Kaya lang sa pangalawang pagkakataon ay nagpahatak na naman ako sa sinasabi ng puso ko. Sa halos araw-araw naming pag-uusap ni Franz ay nahulog ako ulit sa kanya. Hanggang sa nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Alam kong mali, Papa Dudut, pero dahil sa kanya ay naranasan ko ulit ang mahalin. Ang alagaan, ang maging masaya. Mga bagay na hindi ko naranasan kay Mike. Pero dahil ayoko masira ang pangalan ko pati na ang pamilya ko ay palagi akong inuusig ng konsensya ko. Hanggang sa ayon, nag-decide ako na putulin na ang relasyon namin ni Franz. Love, ayos ka lang ba? Bakit parang nautangan ka yata ng 10 milyon sa itsura mo?
Nag-away na naman ba kayo ni Mike? Tanong ni Franz. Andun ako noon sa place niya at ako talagang nakipagkita sa kanya. Hindi, kinakabahang sagot ko. Eh ano, parang may problema ka. Sabihin mo lang, baka matulungan kita. Wika pa niya. Kaya rin pumayag ako na makipagkita sa iyo ngayon kasi may sasabihin sana ako. Panimula ko. Ano yun? Tanong pa ni Franz. Saglit pa akong natahimik kasi hindi ko na alam kung paano pa dudugtungan ang gusto kong sabihin sa kanya. Love, ano ba yung sasabihin mo? Pag-uusisa pa ni Franz. Franz, ayoko na. Sa wakas ay sabi ko. Anong ayaw mo na? Kinakabahang tanong ni Franz. Hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko. Parehas naman nating alam na mali ito, hindi ba? Na hindi rin to magtatagal. Na sa bandang huli, pamilya ko pa rin ang pipiliin ko. Franz, may asawa at anak na ako. Hindi tayo po pwede. Naiiyak na sabi ko. Teka, anong sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Wika ni Franz at baka sa boses niya na nasasaktan siya sa mga sinasabi ko. Hindi tayo okay. Lahat ng to hindi po pwede. Masasaktan lang tayong dalawa kung ipipilit natin ang relasyon natin, ang sabi ko pa. Hindi po pwede? Ilang buwan na tayong ganito, Danna? Saan mo yung sasabihin sa akin? Akala ko ba iiwan mo na siya? Tapos tayo ang magsasama. Hindi mo na siya mahal, hindi ba? Bakit ganyan ang mga naririnig ko sa'yo? Tanong pa niya. Dahil baliktaran man natin ang mundo, mali tayo. Isang malaking kasalanan tong ginagawa natin. Kaya nga heto eh, tinatama ko bago pa mahuli ang lahat, ang sabi ko sa kanya. Tapos ano, kapag hindi mo na naman naayos ang relasyon ninyo ni Mike, babalik ka sa akin? Paasahin mo ko ulit na pupwedeng maging tayo? Ano bang tingin mo sa akin, Danna? Reserba mo? Kapag hindi maayos yung isa, ako ang gagamitin mo? Panunumbat niya sa akin. Hindi naman sa ganun. Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Oo, mahal kita, pero hindi naman porket ganun ang nararamdaman ko, tama na. Pwede nang ituloy. May mga bagay at desisyon na kung dapat isipin, Franz. Intindihin mo naman sana ako, sagot ko sa kanya. Umalis ka na. Biglang sigaw ni Franz. Franz, huwag ka naman magalit sa akin. Pakiusap ko sa kanya. Ang sabi ko, umalis ka na at bumalik ka na sa kanya. Alis na! Pagtataboy ni Franz sa akin. Hindi naging madali ang pakikipaghiwalay na ginawa ko sa kanya, Papa Dudut. Lalo na siya talaga ang naging sandalan ko sa mga oras na nasasaktan ako kay Mike. Napamahal na talaga ako kay Franz. Pero ayoko nang ipagpatuloy ang kasalanan na ginawa ko noon. Ang aga-aga mo yatang umuwi ah. Natapos mo ba kaagad ang dapat mong gawin? May diin na bungad sa akin ni Mike nang makauwi ako ng bahay. Oo, maaga kong tinapos. O sige, magpapahinga muna ako. Medyo napagod na kasi ako kanina eh, sagot ko sa kanya. Ah, napagod? Saan? Sa panlalalaki mo? Biglang wika niya. Anong sinasabi mo? Kinakabahang wika ako naman. Alam ko na, Danna. Matagal ko nang alam. Franz ang pangalan niya, hindi ba? Siya yung ex-boyfriend mo, hindi ba? Ano? Magpapaliwanag ka? Sige, pagbibigyan kita. Medyo curious lang ako sa kung paano mong ipapaliwanag ang panluloko mo sa akin. May ibang salita ka pang pwedeng gamitin sa salitang panluloko? Sa kalandian mo? Galit na wika ni Mike. Oo, meron. Alam mo kung ano? Pinabayaan mo ko. Yon ang ipapalit ko sa mga salitang panluloko at kalandian. Galit na ring wika ko. Ayos ka rin, Danna. Galing ah. Pagkakamali mo sa akin mo ibubuntong. Parang ako ang mali ngayon. Depensa naman ni Mike. Totoo naman, hindi ba? Pinabayaan mo ko. Niminsan hindi ko naramdaman na asawa kita. Hindi kita maasahan sa lahat ng bagay. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal mo. Yung pag-aalaga mo. Ako ang kumakarga sa lahat, Mike. Dapat tayong dalawa ang nandito. Pero paano ka mananatili sa tabi ko hanggang ngayon
na nakadikit ka pa rin sa nanay mo na para kang bata. Hindi kasalanan na nakahanap ako ng saya sa ibang tao na dapat binibigay mo sa akin. Sige, ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Naiiyak na sabi ko. Huwag mong gawin dahilan sa panluloko mo ang pagkukulang ko. Dahil kahit ilatag mo lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko, hinding-hindi magiging sapat na dahilan yon para lokohin mo ko. Mahal kita, Danna. Sagot naman niya. Mahal? Ganyan ka ba magmahal hanggang sa salita lang magaling? Ginagawa rin yan, Mike. Pinaparamdam yan. Hindi lang basta pinaparinig. Doon ka nagkulang, kaya pasensya na kung nagawa ko magmahal ng iba. Dahil ni minsan hindi ko naramdaman na importante rin ako sa iyo. Na ayaw mo kong mawala sa buhay mo. Panunumbat ko pa sa kanya. Papa Dudut, nagdesisyon ako na hiwalayan na lamang si Mike. Kesa naman sa araw-araw akong kinakain ng konsensya ko sa tuwing nakikita ko siya. Tumira kami ng anak ko sa bahay ng magulang ko habang siya ay bumalik sa kanila. Sinubukan ko makabangon at makalimot sa pagkakamaling nagawa ko. Years after ay nagkausap kami ng asawa ko at nagkasundong magkabalikan. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay inayos namin ang pamilya namin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi ko talaga maintindihan kung bakit parati akong sinusubok ng tadhana. Nagkita na naman kami ni Franz at halos hindi na naman namin mapigilan na putulin ang ugnaya naming dalawa. Naging magkatrabaho kasi kami at nung una casual lang ang pag-uusap namin at trato sa isa't isa. Hanggang isang araw ay pareho kaming naabutan ng malakas na ulan at baha sa daanan. Kaya nag-decide kami na mag-check-in sa malapit na hotel at doon nga, Papa Dudut, ay muling nagsimula ang mainit na eksena sa aming dalawa hanggang sa natuloy na sa maling relasyon. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero sadyang mahirap kalaban hindi lang ang init ng katawan kung hindi pati na rin ang sinisigaw ng puso ko. Doble talaga ang bigat na nararamdaman ko pagkatapos na may mangyari ulit sa amin ni Franz. Aaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Oo, mahal ko rin naman si Mike pero hindi na kasing lalim nung una. Simula kasi nang nagkabalikan kami ay wala pa rin siyang pinagbago. Siya pa rin ang lalaking dependent sa pamilya niya at hindi ko man lang magawang maasahan sa lahat ng bagay. Pero sa kabila noon ay natatakot ako na mawala siya sa buhay ko at baka wala nang magmahal sa akin. Ayokong maiwang mag-isa pagtanda ko. Papa Dudut, ano ba ang gagawin ko? Dapat bang manatili ako sa piling ni Mike at huwag sabihin sa kanya ang totoo? O ipagtapat ang totoo at iwanan siya? O aminin ko ang lahat sa asawa ko para dumating ang araw na maging kami na ni Franz? Gulong-gulo na ako kaya sana ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Danna. Maraming salamat, Danna, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at sa pag-share ng kwento at problemang pinagdadaanan mo sa ngayon. Alam mo, sa totoo lang, ang nakikita ko sa istorya na ibinahagi mo ay pareho kayong may naging pagkakamali ng asawa mong si Mike. Yung pagiging irresponsable niyang asawa sa iyo at tatay sa anak ninyong si Frances. Kaya lang kasi, Danna, hindi yun dahilan para makagawa ka ng kasalanan sa relasyon ninyong dalawa. Walang pagkakamali ang naitatama ng isa pang pagkakamali at kung alam mo na pala, sa sarili mo na wala ka ng pagmamahal sa asawa mo. Mas inuna mo sanang tapusin ang lahat sa inyo bago ka pumasok sa relasyon kasama si Franz. Kaya naman sana anuman ang maging desisyon mo sa huli, palagi mo pa ring isaalang-alang ang mararamdaman ng anak ninyong si Francis. Dahil sa lahat ng gulong nangyayari sa buhay ninyo ngayon, ang bata ang pinaka naaapektuhan sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.